po ay yung ating pipino, yung puri green. Ito po ang main ingredient natin ngayon. So, dito po ako magsisimula. Dinidisi natin siya. Alisan natin siya ng balat. Pwede po niyong gamitin yung pang-balat sa pagkakas. Lang ay matunaw ako sa mga titigo. Ang iyong mga mata, lambot ang iyong labi ay ang naiisip ko na lang palagi. Di papigilan ng pananabig, hinahanap-hanap ang iyong mga halik. Baby, nasan ka na ba? Hinihintay kita. Ayan, nalinis na po natin. Dito kanina pa. Para matikman na. Pero po kayong panggagad natin dito sa bahay. Basta po, kaya yung ating lambot na iyong tapos ito po ay ate ngayon, yayan-yayan. Wala po sa kapag ikaw ay nagangiti. Ngayon po yung naiiwasan niyo po natin isama lahat yung buto. Ay, huwag na natin ilalagayan mo. Patunay lang po natin kung sino ba yung ilalabas. Ang iyong mga mata, lambot ang iyong labi. Lambot ang iyong labi. Kasi pag isa po yung mga pipino, hindi po lagi na murang-mura siya. Kaya pagka medyo malalaki na po yung buto niya, aalisin po natin yung buto sa labano. Bang nakatitig sa iyong mga mata, iniisip so, kong ating gagawin. Maming dalawa, hindi ko mapigilan. Ang dalhin po natin yung kanyang parte na. Kasi nga lahat na lang sa'yo para sa akin, eh, pwede na yung ulam. Ganun ako tinamaan, sa'yo ang ito yung suktulan. Okay lang natin ay yung nasa nabas niya. Nagmamahalan, pagkat kasi kapag video malalaki na yung kanyang buto, hindi na kailangan sabihin ko ng mga ito. Alam ko na alam mo ang tinutukoy ko. Ipapapatuloy po natin ano. Ngayon ay ito po yung ating pinagat na pipino. Ito po yung inilagay ko sa tabi. Makita niyo po yung parte na ng buto. Ngayon po, ito pong recipe nito ay original na Greek. Ito po yung kanilang famous na tinatawag nilang tzatziki. Ang main ingredient po nila ay ito po, ang yogurt Greco, Greek yogurt white. And then ang ating po oil, dalawang kutsara, ang ating po mga kutsara lemon, ang dalawang butil na bawang. Ito po, tatanggay niyo anong po function nito. Ang function po nito ay ang ating po bawang ay inalagay natin. At atin pong dudurugin. So pagka daduro po natin yan, yan po ang purpose ng ating ang ating pong bagong kasing kapas. Yan po yung pang dikdik ng bawang. Ano po yan? Ngayon ito po yung ating bawang. Hiniknik na bawang. Kunti lang po ano, dahil pero sa Pilipinas po, ang bawang ay favorite. Pwede niyo po lagyan ng marami. Pero dito po, kunti lang nalagay namin bawang. Lambot ang iyong labi ay kakagigil. Tapos ang gawin lang po natin siya ng konti. Pero makikita niyo po na may lumalabas na tubig. Ano? Yung pong ano, lumalabas na tubig. Atin po kaalisin. Ano? Alisin po natin yung lumalabas na tubig na konting ganyan. Ano? Hindi po kinakailangan na matagal na ano natin siya. Alisin lang po natin. Kasi yung asin po tumutulong na lumabas yung kanyang liquid. Tulad ng sinabi ko po sa inyo sa mga unang video. Kaya ganyan lang po, konting lang siya. Kapag analis na po natin yung konting liquid niya, ilalagay na natin sa ating tinga. Oh,
talaga. Lambot ang iyong labi ay ang naiisip ko na lang palagi. Di mapigilan ng pananabig. Inharapan na pag-ibig mo na hati. Isang kutsarita lang po. Ahaluin natin na siya ng may baby. Hinihintay kita. Ang ating pinigang bawal. Ito kanina pa. Para matikman ko na. Ako'y naadi sa lambot. Ito po yung ano, ganito mangyayari. Ano, pagkalagay po natin ng lemon, ng asin, at saka ng bawang, ang ilalagay po natin ay 2 kutsara at olive oil. Oo, sa Pilipinas naman po, ay pwede po natin gamitin ng vegetable oil. As prepared po ay yung sunflower oil. Ano, ahaluin lang po natin siya. Mata, lambot ang iyong labi ang iyong mga mata. Lambot ang iyong labi ang iyong mga mata. Lambot ang iyong labi ang kakagigil. Sa tuwing ikaw na ang nasa aking labi, hindi ko na maiwasan ng paragat sa labi. Habang nakatitig sa iyong mga mata, iniisip ang ating gagawin. Maming dalawa, ikaw mapigilan, ikaw ang panggigilan. Kasi nga lahat na lang sa'yo para sa akin ay pwede may ulam. Ganun ako di namaan, sa'yo ang dito'y supulan. Nakaka-addict ang sarap kung tayo nagmamahalan. Pagkat nasa'yo ng lahat ang hinahanap ko. Mga 30 seconds na muna. Anong mga ito, alam ko na. Isang titik ko lang, gets mo na. Ayan, ipagpatuloy niyo po ng paghahalo. At nakita niyo po yung kanyang resulta, no? Ganyan lang po siya. Makikita niyo po. Oh, yan. Ito po, tapos na po ang ating tzatziki. Ito po ang ating salad ng pipino. Ang tzatziki. Ngayon po ay ang preparation po dito ay ito yung po walang pang 10 minutes, ano? And then, ang po ating pong conservation nito ay maximum 3 days in fridge with cover. Kaya, kinakailangan po i-consume siya as well as soon as possible. So, saan po natin pwede siyang iulam sa Pilipinas? Hindi po pwede sa kanin. Pwede po natin siyang ilagay, iulam, maniwala po kayo sa akin at sa hindi, sa sinayan, sa sinatulingan, o di kaya sa pinirito tulingan. O isang pinirito, huwag pong tuyo, joke lang. Pwede rin po ito sa karne ng baboy o manok na niluto sa grill. Yun lang po ang pwede ko pong i-advise sa inyo kung papagod po natin kakainin ang tzatziki. Pero sa Greece po, ito ay ginagamit nila na pinatawag po namin antipasto o di po yung aperitives lang po sa bago magsimulang kumain. Yung nilalagay po lang ito si baboy ng tinapay. So, muli po, like! Subscribe dun hindi pa po sa mga subscriber at saka i-share nyo po ang ating recipe tzatziki made by Filipina. Thank you po, bye bye.